ang ating mga ninuno nakatira noon sa mga kuweba. Bagay na ginagawa pa rin hanggang ngayon ng isang lalaki sa Cagayan Valley. Bakit kaya? 2,500,000 taon nang nakalilipas noong Paleolithic Age ang mga tao nakatira sa mga kuweba. Pero 2 buwan bago magtaong 2024, may nakilala kaming sa kuweba pa rin nakatira. Ang 74 anyos na si Tatay Tomas. Dumanong kayo ito, Apo. Datoy. Datoy tingkot. Dalikan ko, kasiyay. Datoy nga, pagidaak, putsa ko. Dinadait ko lang dagitoy. Sa kuweba na libre. Libre yung mga ano, yung mga bills ng kuryente, tubig, ganun. Tapos wala na ring renta. Mas fresh, tapos unique po yung tirahan niya. Sa moderno nating panahon, ano ang nagtulak kay Tatay Tomas na maging taong kuweba? Mula sa kalsadang ito sa Madela, Quirino sa Cagayan Valley, binaybay ng aming team ang isang masukal at madulas na daan. Ilang lakaran pa, narating nila ang isang ilog. Sa kabilang bahagi nito, makikita ang isang kuweba kung saan nakatira si Tatay Tomas. Galing, sir. Gumatukod. Isang malinangol kung tating natatay. Pero dahil mataas ang tubig noon, si Tatay na ang sumundo sa kanila gamit ang desagwan niyang bangka. Mano taon ka giginta, Kontay? Ta? Makan nga liman, sir. At dito na niya pinatuloy ang kanyang mga bagong dating na bisita. Anong kaya nga po, tadati tinanong ng mga pagiginak na kuweba. Sa bungad ng kuweba, nakapuesto ang kanyang higaan. Pagidaak, nagkaputsa ko, dinadait ko lang dagitoy. Meron din siyang upuan na siya mismo raw ang gumawa. Datoy, datoy tikwat, dalikan ko kasi yay. Nungo pa. Tatas, indyak ti papel, ta iso pa pagarong ko. Dahil madulas sa loob ng kuweba, madalas siyang nakayapak. Nahanak namin nga sinsinila, sir, takwa, nakapkapit ti dapang ko, lalo no medyo dagalgalis na. So nga, sanay namin ti saka kaon. So nga, kasto yun eh. Delikado raw kung tuloy-tuloy ang ulan, umaapaw daw kasi ang ilog, abot hanggang loob ng kuweba. Kaya para hindi siya abutan ng tubig. Dato'y maikadwa nga kadsaaran nga inaramid ko, no kasi nga dumakil nga minti karayan, maabot na di aking baba, iso nga nangaramid to ti aking nga tong kadsaaran na tano hanggang maabot ti danom. Ang tanging libangan niya para hindi raw maburyong pakikinig ng radyo. Tiimas na, barbaring maisarap ko tikwa, istasyon. Awanin talaga nga narigat ng matapati istasyonan niya talaga. Sa kanyang lungga, hindi raw magugutom si Tatay. Ah, intay kita, hindi diya mulmulak diya nga to. Yan tikwa, pag mulmula at tinatnating, sumurot kayo. Mukhang payapa ang kanyang buhay sa kuweba, may nakaamba rin ditong panganib. Pagsip ngayon, ang dapasaray tumapwak, intilat na nga hamit ng ulig no dikit di datay kwa, biklat. No daduma, itat pa kasilawak no kwa, makasilawak di tayo so dyan no kwa, matiliw ko. Wala rin sariling palikuran si Tatay. Kung kailangan niyang magbanyo, kinakailangan pa niyang makigamit sa isang resort na may 200 metro ang layo mula sa kanyang pwesto. Dami sa nga pulong apisok na pagbayad ko siya. At dahil wala rin siyang kuryente, tuwing gabi ang nagsisilbi niyang tanglaw. Dati tiyos-usarit na ko nga pagsilsilaw ditoy. O, makasar ko na ko ano malubat eh, nakag-charge si Jay Barriot.
Pero bakit nga ba sa kabila ng hirap ng buhay sa kuweba, dito pa rin niya piniling manirahan? May sariling kubo naman daw noon si tatay, kasama ang kanyang misis na si Maria at ang anak nilang si Marjorie. Pero nung minsang binayo ng malakas na bagyo ang Cagayan Valley, nasira raw ang kanilang tirahan. Nabot-tabot daw ang narudye galbana, ide. Diyay pa ilabar yung mam tinapanak na imuna. Hanggang ang kanyang misis, namatay sa sakit sa matres. Yung gana nga rin yung pangko yung padpa doktor, eh, jemik nga, nakakuan na diya, ospitalin ma'am, kuta may sak nga rin. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, naghanap si tatay ng katahimikan. Nanahanap daw niya sa kuweba, sakop ng lupang pag-aari raw ng kanilang pamilya. Diyay, lungkot ko nga rod nga kwa. So nga nagbayagak ito, ikit ni manong atawin nga kwa. Hindi kanayon iyan, ma'am kay madanagan kami. Dado magi, ajay bagyo, kinajag dakil ti danom no ka diyay kay. Tumulong kanya may ma'am kahit kung may agyan ni tatang ko ito yung babaha. Hindi rin naman daw siya nalulungkot dahil pirmi raw siya ritong may bisita. Ang bago niyang kinakasama, si Julie. Siya ang tagaluto. Di niya ako masyadong pinapagawa sa baha, sa kuweba. Tatakot ako ay baka mahulog ako. Sina Tatay Tomas at Julie, una raw naging phone pal nung pandemya. Nagtawag-tawagan kami. Sinabi niya na mamasyal ako dun sa Madela. Hanggang laking gulat na lang daw ni Julie na ang meeting place nila ni Tatay Tomas sa kuweba. Nabigla talaga ako kasi yung kulmit ko nakatira pala sa kuweba, ma'am. Pumunta ako, kinabukasan lockdown na, ma'am. Tapos hindi na ako nakauwi. Mas masaya ako doon kasi walang ingay, ma'am. Hindi kalpasan ti lockdown ngamin, ma'am. Basa di je apo ko main, eh, kapilitan nga kunak. Anangay agin nadayaw tapay lang bakit kunak ta ko, ha? Hindi man naman ako pumapalya sa pagbisita ko doon sa kuweba. Talagang delikado po ang manirahan sa mga caves. Yung threat ng climate change, yung mga malalakas na bagyo, pag tumama po sa atin yan, hindi natin alam. Baka hindi lang health, kundi pati buhay ng mga nakatira doon ay puno. Meron tayong housing programs. Kaya nga lang, yung mga households ay hindi natin kaagad-agad na naibibigyan ng solusyon dahil sa kakulangan ng pondo. Kontento man sa buhay sa kuweba, meron siyang hiling. Si ko, ma'am, no, ko ano, da makatulong kanya, ma'am. Kahit kung pagpatakdiran, jemits mong abay mi ila, ayan di barok, ma'am. Nitong Webes, sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Madela, ang mga residente nagbayanihan para ipagtayo si Tatay Tomas ng bagong kwarto sa tabi ng kanyang anak na si Marjorie. Ang buong akala ni Tatay Tomas, magkikita lang sila ni Julie. Wala siyang kamalay-malay sa naghihintay sa kanyang sorpresa. Surprise! Nasurpresa ka? Yeah. Amok nga masorpresa ka, doy mas masorpresa ka pa siguro ng lokatam kaya dahito ititulbek iti ruangan ti balay mo. Ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Madela nagpaabot din ng tulong. Mula sa LGU, Bayan ng Madela at buong pwersa ng DSWD, inyong tanggapin ang dala naming konting tulong para sa inyo. Sa susunod na taon, isasali ka namin sa senior pension time. Maraming salamat po, sir. Ang aming programa, nagbigay rin ng tulong pinansyal. Inilapit na rin namin si Tatay Tomas sa isang electrical company para agaran siyang makabitan ng kuryente. Aming inaalay sa iyo ang libreng kuryente mula sa Quirino Electric Cooperative. Magkakaroon ka ng libreng house wiring, kabit ng iyong kuryente, mga ilaw, switch, at outlet kasama yung metro at service drop. Maraming salamat po, sir. Meron tayong nasa 6.5 million na housing backlog. As of last year, merong flagship
housing program ang ating pamahalaan na tinatawag nating 4PH. Tuloy-tuloy po yung aming mga proyekto from all over the country. Marami po tayong itinatayong mga pabahay. Yeah, dagas-dagas iklaing nga kwa, kit-kitan dagi dita. Tuyak na talaga agyanin, ma'am. Dakil nga pagyamanak na talaga ang akunak. Jack Polos nga makasubsubad kanyayo. Yalati maikwak, ma'am, nga talaga. Bahay na masisilungan. Karapatan dapat yan ng bawat isa sa atin na magkaroon. Pero para sa napakarami, nananatiling mailap na pangarap. Mabuti na lang at ang mga tulad ni Tatay Tomas, nakahanap ng sariling lungga. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.